The righteous runneth into it and is safe. Let's pray. Paano mga salamat sa inyong mga salita. Panginoon, kaninang service namin at mga activities in the past. We pray na kayo po lagi ang magagabay sa amin. Maraming salamat sa katapatan ng bawat isa, Panginoon, sa baptisi, Panginoon. Gabayan yung mga bagong baptize, Panginoon. Tumakad sila ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Magdagdag, hindi magbawas, Panginoon, ng attendance, Panginoon. Pagtatapat, pagbabasa, Panginoon. Knowing na ma-identified nila, sarili nila sa inyo, Panginoon. We pray na magabayan din po sila, Panginoon. But especially, sila po yung bawat isa sa amin, Panginoon, magtiwala sa inyo na yung pinapagawa sa amin na yung the best na dapat nang gawin, so dapat nang gawin. So we pray na kayo po magbabaspas, kayo po magpala, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Nakakapo po na po tayo. Tuloy lang tayo dito, no? So far, paganda ng Proverbs. Nasa lang, Panginoon, wala si Pia, no? Si ano din, si Matibeng. Okay, sarap ng kainan natin, ha? Oh. Sige. Bigla-bigla lang yun, eh. Okay, anyway. So, it is not good to accept the person of the wicked to overthrow the righteous in judgment. Natapos natin ito last week. Dito tayo nagtapos, no? Ibig sabihin lang nun ay, again, yung person dyan is hindi tao, kundi yung personality o yung ikaw, yung anak ng sino, kapatid ng sino, ganun yung graduate ng saan, okay? Ito yung nationality niya. Hindi ganun yung ano. Ano yung term doon? Kesyo. Yan, kesyo siya ay Amerikano. Lahat ng magaling. Hindi po. Maraming doon sa San Francisco ngayon. Mga inutil eh. Walang trabaho. Tumatay sa floor. Marami daw ngayon sa US ganun sa San Francisco. Kasi nga, inano sila eh. Ang daming policy na ginawa sa kanila na talagang yung tao, mas gusto nilang maging homeless na lang. Malimos lang sila, binibigyan naman sila, mga gobyerno, pati churches. So, ganun din yung ano, lagi natin sinasabi sa mga Hudyo, especially. So, ngayon, nag-gera na naman dun. Mga Kristiyano naman, support Israel. Pareho naman loko-loko yun, hindi natin kinakumpen yung isa. Ganun talaga yun. Hindi ito yung kaguluhan doon kasi nga pare-pareho silang lumayo sa Panginoon eh. Pero marami daw ngayon mga Palestina talagang tumatanggap sa Panginoon. Yung sabi ah. So pero sa Israel, halos wala. Okay? Kasi walang pakita sa mga Kristiyano doon pang support. So lalo silang di maliligtas. Okay? Kaya ito siya sabi dito. Ay, Udyo sila ganun. Diba yung kanina sagot natin? Importante yun. Anong kailangan mong gawin? Lagi nila sinasabi, ano, sila nga yung chosen, para saan sila pinili? Isa yung sa mga sagot. Pinili sila na maging chosen nation, holy nation, na kingdom of priests. Oops, hindi basta-basta. May kailangan silang gawin. Gagawin ng Panginoon yung, gagawin nila yung kanilang, ano, sabi doon, if eh. If they do this and do this, they shall be a kingdom of priests and holy nation. Ngayon, sino nga yung kingdom of priests and holy nation? 1 Peter 3:9. Tayo yun. So, yan ha. Tandaan nyo yun. Kaya ganun din dito. Huwag nyong, Hudyo siya eh. Ang daming ganun. Kahit mga pastor, sila nga yung Hudyo eh. Basahin mo nga to. It's not good. Okay? To accept the person of the wicked. Or overthrow righteous in judgment. Huwag yung person. Walang race dito. Amen? Amen. O, next na tayo. Ngayon, a fool's lips enter into contention. And his mouth call it four strokes. Ano yun? A fool's lips enter into contention. Ano yung contention? Contend. Okay? Away. So, hindi laging away ang contend. Pero ang contention, away talaga yan. Okay? So, yun nga. Paano masabing na ipag-away ka? Ano yung mga salitang lumalabas sa mga mahilig sa away? Alam kahapon lang, ganun nga kami. So talagang ano, ikaw sinungaling ka, sinabihan pa ako sinungaling eh. Mura. Sabi ko, ah, oh yan, mura, very good. Gusto ko sa ESG lang dito eh, di ba? Kailangan mo magmura? Hindi naman, kagalit ka, sabihin mo yung mali nung isa, ganun. Di ba lang magmura? Kasi yung mga taong, ito nga, yung mga fools, mga, ano ba yung fool, mga mangmang, kasi ang alam nila, gusto nila, nagalit sila, gusto nilang galitin din yung isang tao. Okay? So, again, normal yun sa tao, supposedly.
Sabi sa Bible, foolishness is bound in the heart of riches. So, madalas yun. Kaya yung mga bata, tinitrain nyo na yan. Uy, huwag kang ano dyan. Ito po nga ito, pag medyo tumataas ang boses, eh, nag-away kami. Galit kami. Kaya salit. Buti, wala kayo narinig ng mga mura dito. Eh, paano may narinig kayo? Gagayahin nyo yun. Diba? Kaya minsan, kahit sa YouTube, may na nagaya kayo dyan. Oh, man. Diba, medyo mild pa yun. Paano? Ibang mura talaga. Okay? Kaya bata pa lang kayo, mga magulang, huwag natin silang sanayin ganun. Okay lang magalit. Iba yung nagmumura, iba yung nasabi dito, yung sinasabi mo, talagang mapapaaway ka sa sinasabi mo. Sabihan mo na sinungaling, di naman sinungaling. Ikaw nga yung sinungaling. Paano yun? Talagang mapaaway ka ngayon. Ikaw naman, kung ikaw yung wise talaga, huwag ka nang makipag-away. Ako pag ganun, minamahal ka ang to, wala tong ano, patutunguhan. May mga katapat to. Kaya yung kagabi, yung actually, parang nagkakagulo na naman sila eh. Hindi na ako magulat. Ganyan ang attitude mo eh. Pag ganun attitude ako, may mga nang-away sa akin, parang wala. Diba, naalala mo nga yung subad. Parang, ah, talaga mag-away pala kayo noon. Hindi mo nalaman, di ba? Kasi hindi ko yung kinukwento para yung iba magalit din sa kanya. Hanggat maaari, bibigyan mo yung tao ng, alam mo yun, kasi maintindihan niya, pag sakaling nga maintindihan niya yun, magpapasalamat siya sa'yo. Pero iba talaga gusto away. Sino yung mga gusto ng away? May yabang, mga, again, mga fool, yan sabi dito. Sino gusto ng away dito? Okay. So, wag mong gagawin. Huwag mong ahabulin yung away, talagang ma, yung sabi, you're a fool. Yan sabi dito. Ka naghahanap ng away, gusto mo ng away, kailangan ba naging ano yan? Ang kala mo lang na ang pakinabang mo lang dyan, wala actually. Pero feeling mo yun, may pakinabang ka pag nang-away ka, uy, mas magaling ako. Sa palagay mo lang yun. So basically, wala kang ano, ba't mo gagawin? Okay? Again, iba yung paglaban ha, sa dapat mong labanan. May mga time na kailangan may labanan ka. Okay, so pero hindi ko yung magsisimula ng away, hindi yung salita mo, may invoke siya maglalong magmura, magalit, na hindi naman kailangan. So sa doctrine, minsan na insight siya yung mga ganyan, pero kayabangan lang mag-ano, doktrina lang yan, kung mali ka dahil mali ka. Hindi yung to, nga, kinakwestiyon yung kaligtasan ko, ligtas ka ba talaga? Ikaw yung walang Bible verse, tapos, so may mga ganun eh. Ako alam ko yung, kasi nga natuto rin ako yung dati, sinasabi ko lagi sa inyo, lumaki ako, malakas akong mang-asar. Ewan ko, siguro dahil ano, dahil lumaki rin ako sa pang-asar eh. So pag naramdaman ko yung gusto kong gumante, at laging magaling ako dun. Pero mga bandang high school, na-realize ko, ano pa kinabang ko dito? No? Okay, na-asar ko siya, then what? Positive ba yun para sa akin, tsaka para sa kanya? Hindi. Lose-lose. So at least dapat win-win or at least win-lose. Siguro doon mong win ka in a way na hindi ikaw yung mag-iimpisa ng away. At even pag andyan na nga yung away, ikaw na yung mag, ikaw na yung peacemaker dapat. Kahit ikaw pa yung sabihan ng mali. Yun ang kabaligtaran ng fool, yun ang wise. Okay? Pag ang lumalabas sa bibig mo, ito sinabi mo eh. Oh, at tagal na nun ah. Mga ganun. Yung naguhukay ka talaga ng mag-aaway kayo. Okay, you're a fool. Amen? So, iwasan nyo yun. Walang dahilan para makipag-aaway kung hindi naman talaga dapat. Okay? Yung ginagawa nating content sa for the faith, sa kay Jude, iba yun. Hindi tayo away na away lang. Laban yun. Fight the good fight of faith. Hindi basta fight the good fight of suntukan. Okay, MMA tayo. Hindi tayo ganun. Amen? Pero may times na depends sa may sarili mo. Depends lang. Okay. Pakibasa po. Pabang uminom ako. Ready, go. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. Okay, again, fool na naman. Okay, ano daw yung ginagawa ng fool? Sabi, ba't ang pinag-aralan yung fool? Kasi parang tayo matulad dun. At dahil, fool is bound in the heart of a child, nag-imposa tayo lahat dyan. So parang iaalis natin yung nakita natin nung bata tayo at naturally, sabi dito sa Bible, you're a fool if you do this, 1, 2, 3. Kaya inaaral natin yung pag nakita mo sarili mo yun, eh, hindi ako ganyan. Tingnan mo, kung ganun ka, pag ganun ka, alisin mo na yun. Parang hindi ka maging fool in the latter end.
Okay? So, a full mouth is destruction. Yung sabihin nun, sa literally, yung bibig mo daw ang sisira sa'yo. Yun ang literal. At tapos natin. And his lips are a snare. Again, alam yung snare? Diyan na. Snare. Yung ba yung pinupokpok? Ha? Harang? Patibong. Okay. Tanda niya, snare is patibong. Harang trap. So, sa King James, isa, tatlo yan eh. Snare, gin, or trap. Parang ganun. Snare. Tanda niya na. Okay. So, ulitin ko ngayon. Yung bibig daw ng mangmang, yun mismo sisira sa kanya. At inulit yung kanina, mouth ngayon, lips, pareho lang yun. Okay, yung kanyang sinasabi, obviously, ay magiging trap sa kanyang, hindi lang sa katawan, hindi lang sa kanyang, kanyang kaluluwa. Tandaan niyo, kaya sinabi din sa James, napaimportante, sabi din sa ng Panginoon mismo, okay, ang lumalabas sa bibig mo, sabi doon, your will be accountable. Diba? Yung sabi niya, kahit anong lumalabas, even yung mga, ay, hindi ko sinadya yun eh. Napamura ako something, or na nagalit ako, sinabi, lahat yun, sabi doon, every idle word shall man give an account to the Lord. Idle word, yung sabihin, kaya mo sinabi yan, may matakbo sa utak mo, sa puso mo. Okay? Yung mga sabihing, eh, nadulas lang ako eh. Nadulas lang ako eh. Huwag mo ako. Parang inaano yung isang tao ikaw pang mali kasi nadulas lang ako. Ba't mo? Kahit pa nadulas ka lang, may nangyayari dyan. Okay? So, pag sinagsama mo ngayon yan, ganun yun. So, ibig sabihin, dahil lagi tayong maging maingat. Ang hindi maingat magsalita, you're a fool. At hindi lang sinabing snare to the soul. Ibig sabihin, anong isabihin niya? Ito nga, katulad ito, mga preacher, for example. Ako pa yung sinabihan eh, ikaw, malaki pa na naman. Talaga, alam ko yun, dinaanan ko nga yung dinaanan nyo ngayon na dapat nyong baguhin. Hindi ko na, kasi pare-pareho tayo na-immerse dito sa repentance of your sins na to eh. So sa palagay mo, nakawala ako dito. Natapon lang ba ako dito? Hindi eh. So ngayon, ang problema dito, pag kurami, sinabi yung isang tao na nag-oppose sa'yo. Tapos, kung hindi mo talaga naintindihan siya, intindihin mo. Or at least, kung di mo siya naintindihan, huwag mo sabihin naintindihan mo siya at sabihin mo siya mali siya. Halala nyo yun, sa mga problems, dalas lagi yun eh. Pag nagsalita yung bibig mo, ibig sabihin, may inisip ka, mayroon kang supposition, mayroon kang assumption. So, isang taong dinakaunawa, ang honest na gawin mo, tumahimik ka. Hindi mo naintindihan eh. Pero pag nagsalita ka again sa hindi mo naintindihan, ano ka? False. Or even presumptuous ka. Hindi mo nga naintindihan, sinasagot mo. Ano yun? Andahan yun. Iba yan. Ibang level yan. Okay? Kasi sinasabi dito, pag nagsalita ka at mali yung sinabi mo dahil mali yung attitude mo about any topic, ang sabi doon, snare yun. Ibig sabihin, sinabi mo dati yan eh. Diba? Ba't mo sinabi? Okay? So ngayon, yung iba na kahit alam na nilang mali sila, hindi nila mabawi kasi, diba? Yung iba pwede naman sabihin, hindi ko alam talaga yun. Marami mo namit ganun. Which is good. Okay? Hindi sila, yung iba sila na-intimidate, mayabang din. Ang sabi ko, basta alam nyo ba, positive or positive, hindi ko masyado inaral yan eh. At least, umamin siya. Kung sinabi, ito alam ko, ganyan talaga to, hindi pala. Diba? Tsaka itong issue nito, repentance, napaka-simple. Kahit si Peter, pinagkaiba ba to? Meron, nakita ko naman eh. Pero bakit tinitwist? Kasi, nasner na. Sinabi ko, mali ka, hindi pala. At ako pa yung nag-broadcast sa iba na mali ka. Yung pala ako yung mali. Hindi ko aminin yun. Natrap ka na. Hindi ka na makawala ngayon sa sinabi mo. Andahan niya, mga bata ngayon. Ang natural naman sa mga bata, hindi naman sila masyadong ano eh. Mayabang pa. Madalas mayabang mga adult. Pero yun nga, hindi ka makakarating sa ganung kayabangan kung hindi ka nasanay ng bata ka. Pag nasanay ka nun, hinahayaan ka lang ng sinong dapat responsable sa'yo, hindi inayaan ka lang, kaya ka problema ka, okay? So, nakuha nyo ba yung mga bata? Snare! Yung sinabi mo, matatrap ka. Nakuha nyo ba yun, Peter? Paano kung matatrap sa sinabi mo? Sinabi ko lang naman eh. Wala? Madalas yung inagawa sa'yo, sinabi mo to, di ba?
Ba't kaya alam ni tatay na ako yung gumawa nun? May sinabi ka. Kaya ito mga tama, minsan magaling dun, sabi nila, ayaw na magsalita. Eh, siyempre, sabi ko, magsalita ka. Diba? Ano rin yun? Guilty ka rin? Ba't di ka nagsasalita? Okay, laging meron yan. Kaya, better huwag ka na lang gumawa ng kalokohan. Amen? Okay, don't be a fool. Okay, so dalawang magkasunod na fool to. Ngayon, move on agad tayo. Pakibasa mo. Ready, go. The words of a gatekeeper are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Sino may sugat dito? Gumagaling naman yun, di ba? Naturally, ang sugat, sa kabutihan ng Diyos, dinisay niya ang ating katawan na diba, nag-heal siya ng sarili niya. Unless, meron kang ibang sakit din. Diabetes, di ba? Kasi sabi dito, ang salita, anong tail bearer? Anong tail? T-A-I yun eh. Kwento, okay? Pag T-A-L-E, kwento. Ano yung bear? Tadala, dinadala mo. Pag tail bearer, palakwento. Pwedeng gano'n, di ba? So, masama ba maging taga-kwento? Hindi naman, di ba? Pero depende nga. So, sabi dito, pag ang dala-dala mo ay... Eh, walang sinabi dito. Pero, obviously, negative to. Kasi, kinumpara sa woods. Na alam natin, walang may gusto ng woods. So, masakit ba ang woods? Di ba? Ba't masakit ang woods? Ano ngayon? Yeah. So again, yung design ng Diyos, di ba? Para hindi ka, kaya nga pag may ketong ka daw, putol na pala yung ano, di mo pa alam, di ba? So ang normal na ginawa ng katawan natin, kaya nakakaramdam siya para nalagay ka. So yung init pala nun, no? Kaalisin mo agad yung ano man napaso sa'yo, di ba? So pag nasugatan ka, iiwas mo na, okay? So ang tao, merong mga hurt yan. Nako, puso to sa ano, di ba? Ano yung hurt? Ano yung pwedeng ma-hurt sa'yo? Kaya ako, sensitive ako. Sabi naman, di ako sensitive. Alam mo lang yun. Kwento mo pa lang, alamin ko yung kwento ng buhay mo. Inoconsider ko yun. Kaya pag sinabi nyo dito, nagsalita lang ako ng masakit, nang wala lang, naku po, di mo alam kung anong calculation na ginawa ko dyan. At ganun din kayo dapat. Okay, kung ano, mayroon tayong kasama dito. Baguhan, di mo kilala. Ngayon, yung pastor, siyempre, kaya alamin mo hanggang kaya mo alamin. But anyway, kayo, hindi kayo magkakilala ko naman. Tapos, kung ano-anong masakit na sinasabi mo. Squatter! Siyempre iba, di ba? So, mag-ingat ka rin. Hindi lang yan. May mga talagang hurt na malalim. Okay? Pansin nyo ba yun? Kaya ako, tinatanong ko lagi, may asawa ka ba? Ano, ganyan-ganyan. Especially matanda, maraming hurt. So, nung sabihin nito ngayon, kasi walang kong palakwento na masyado naman. I mean, konting consideration sa hurt ng ibang tao. Okay? Yan ang mga mahirap gawin ng ano eh, ng pastor din, ng preacher. Pero, may mga pagkakataon na kailangan. Okay, so kinukumpara daw yun na parang sugat na hindi lang basta sugat sa labas, okay? Ito ay parang ano, sakit sa loob, di ba? Sino ba yung nagkakwento last time? Si Pastor Jun. May sakit daw siya nang hindi niya maitindihan pero parang lalim. Medyo kinabahan ako kasi siya kasama ako sa sakit eh. Uy, ganda ko. Ano ba ito? So, yan. So, ang hirap nung may wounds. So, ano sinasabi sa atin ngayon dito? Yun lang, mag-ingat ka lang sa mga wounds ng ibang tao, okay? Okay, konting ingat. Okay, next po, pakibasa, let go. He also that is the fool in his work is better to him that he is a great waster. Okay, hindi mo siya mahirap intindihin, di ba? Pag alam mo yung slothful, tamad, waster, nagsasayang, hindi mahirap intindihin. Kasi pag tamad, wala kang production. Pag nag-waste ka, may production yung iba, winay-waste mo lang. So, bandang huli, yung net nun is, ano ka? Kawalan ka sa company or sa bahay, okay? So, huwag kayong tamad, huwag lang kayo mag, ano, so, kaya galit tayo sa mga anak natin pag nag, ngayon, yung mga bata, minsan nakikita ko, nakakaalit yung pagkain, wala, nag-aaral pa lang, sinasyahan na,
Yung mga baby talagang ano eh. Kaya mo lang, sabi ko kay nanay. Kasi nag-aaral eh. So, ganun talaga. Pero yung mga tumatanda na, huwag kayong magsayang ng kahit ano, kahit konti. Kanina, pinapaubos ko talaga yan. Sabi nila, it builds character. Okay? So, kahit pa, kain yung bumili. Magulang ka. Pag nilagay nila sa plate nila, pakain mo lahat yan. Parang malaman nila hindi tayo nagsasayang dito. Okay? So, yun lang actually, medyo simple yun. Okay, tayo tayo, number 10. Let's go. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and he is safe. Okay, sikat yan. So, memory verse yan. Simply said, ang Panginoon ay, ano yung tower again? Ito yung tower, ito yung mga structure na mataas, at hindi lang mataas, ito ay madalas ay hindi, nilalagyan ng mga pwede kang tumira doon na ikaw hindi madaling tirahin. Siyempre, pag ang taas mo, ikaw gaganyan ka lang. So, ganun ang Diyos, no? Pag hindi mo na alam yung gagawin mo, minsan, tumawag ka lang sa Diyos, tiwala ka sa Diyos, para ka nang safe. At talagang safe ka na. Sa kaligtasan, ganun. No? Nagtiwala ka sa Kanya, hindi sarili mo. Diba, isip pa ng isip, paano siya magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Eh, ikaw, nanampalataya ka lang. Tapos, kwento, di ba? Ang dahil nito, applicable sa napakaraming bagay, may mahirap kang ginagawa, go to the Lord. Okay, sabi pa dyan, righteous running into it. So, hindi lahat tayo tumatakbo sa Panginoon. Ang dahil nyo rin yun. Eh, ba't ako tumatakbo sa Diyos? Ba't sila hindi? Righteous ka ba? Ligtas ka ba? Okay? Ano ba yun? Salin? Ganon, di ba? Ngayon, sumasama ka lang sa mga tito mo, pero later, ma-realize mo habang tumatanda ka, may sarili kang utak, ha? Sarili kang gusto ko na pumunta kung saan. So, kung tumupunta lang sa Panginoon, tumatakbo yung mga righteous. So, mga saved yan. Pero, basically, kahit sinong righteous. Pero, siyempre, pinakaano dyan, yung ligtas. Tayo talaga yung righteous. Okay, huwag kang tumakbo kung saan-saan. Sa Panginoon ka tumakbo. So, itong isa is medyo tawag dito, contrast. Okay, pakibasa po. Ready, go. The rich man's wealth is his strong city, and as a high lord in his own conceit. Okay, so, ano yung same dito? May strong, di ba? So, kanina, strong tower ng Panginoon. Itong rich man, ano yung strong city niya? Yung kayamanan niya. So, sinabi ba dyan negative yan or positive? Parang wala. Pero yung sinabing conceit kasi, negative lagi yung. Yung sinabing conceit. Ano yung sabihin ng conceit? Yung ba yung kinakain? Conceit. Ano yung conceit? Ha? Kunin? To take? Conceit. Hindi po, ano yan? Ano sa mo? Mayabang, parang ganun. Hindi lang yabang, talagang sarili, egotistic, ganun. Nakatingin lagi sa sarili, magaling siya. Conceited tong taong to. Napaka-negative yan, ha? Madalas sa hindi, yung mayaman yan. Again, di lagi, ha? Yung ang napaganda nung pinagpala ka ng Diyos ng paganyan lang, ang ganda nun. Hindi ka basta-basta mabagsak kasi alam mo, maingat ka kasi alam mo, anytime pwede mawala, ang Diyos lang nagbigay, hindi ka mayabang. Yung ibang biglaan ganyan, bata pa ako, mayaman ako, ang hirap nun. Parang nakikita mo na yung downfall nun pag hindi siya nag-iingat, di ba? Kasi sabi to, walang sinabi dito na masamang masama, sinasabi lang, pag mayaman ka, sabi ni sa Bible, sabi ni Jesus mismo, di ba? How hardly for a rich man to enter to... Sabihin, mahirap talaga, kaya ang taong mayaman na malit, wow, sa'yo na lupa, sa'yo pa langit. Pero di rin tayo kailangan mahingit doon. Bakit? Kasi mahirap na sila kang maligtas, mahirap pa rin sa kanilang mag pakrisya, mahirap yun. Mahirap pa sa kanila. So, ang nangyari ngayon, madalas ay hindi rin, hindi, kahit yung ligtas sa kanila, hindi rin makarik ng rewards. Totoo. Kaya sabi sa Proverbs, the best talaga yung middle, ano kayo, middle class. The best yun. Okay? Ang sinasabi dali na as a high wall in his own conceit. So pareho lang yun. Strong city, ibig sabihin yun, mahirap mong i-break yun.
Okay? Pag tayo, may dinidisciple tayo, may tinuturuan tayo, at magpaka-humble ka. Hindi mo na sabihin ng salita lang yun. Makaintindihan. Hindi naman ganun yun eh. So maraming dealing dyan, pero ramdam mo yan. Mahirap. Ang hirap. Mawid ang mayaman at lalong i-disciple yan. Okay? So napakahirap. Ba't sinasabi natin mahirap? Para lang alam mo. Sinasabi ng Bible sa'yo at sa atin. Para sa dealing natin sa kanila or sa atin din mismo, sakaling nagkaganyan tayo. Ba't kaya ako, ang hirap ko nang i-correct kasi mayaman na ako eh. Yan totoo. Kaya mag-isip-isip ka sa warning ng Diyos. Okay, next. Pagbasa po, ready, go. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Ano yung haughty na yan? Haughty, medyo nakalimutan ko yan. Pero alam ko, negative yan eh. A haughty spirit. Parang mayabang din. Tingnan natin. Haughty. Alam nyo ba? Naka lang. Wala. Showing ano? Having or showing an insulting attitude of people who think they are better. Blatant and disdainfully proud. Okay, hindi lang proud, blatant and disdainfully. So, nang-aasal, mayabang in a way na nang-aasal pa siya, nang-uusigan ng mamata. Okay? So, before destruction, tama nga naman, ha? Pag kinontras mo, yung honor sa humble. Okay? So, destruction, siyempre sa haughty, mayabang. Okay? So, pero sabi dito, tandaan nyo, nakita nyo, before. Okay? Pag mayabang ka daw, ano yung sigurado mong ang nauna, pag nauna yung kayabangan, anong kasunod na yan? Destruction. Destruction. No? Hindi, kaya nga ako mayabang, alam ko, hindi ako malidestroy. Yun nga, palagay mo yun. Sinasabi ng Bible, okay, magyabang ka ngayon, sigurado, next na yan, ano? Asahan mo na. Eh, daw na iniwala dyan, no? Kaya ka mayabang talaga. Okay. Kaya iwasan niyo mga bata tsaka mga magulang, tingnan natin pag nag-iayabang yung ating ano, konting ano, control natin. Okay, so para naman sila yung ma-honor, magpaka-humble ka lang. Kahit pa talagang magaling ka, realize the fact na binigay lang ng Diyos yan, kahit ano pa yan, business, trabaho, talino, ako yun, akin yun eh. May mga matalino sa daan ng ulo. No. Sen sa mga matinding pwedeng iparusa ng Diyos, ang siraan ng ulo. Nakakatakot 'yun. Next, ready, go. In the answer of matter before he heareth it, it is of folly and shame. Ay, paborito ko 'yan. Mga bata, anong sabihin nun? Sumasagot ka na, hindi pa nga narinig. Ba't sumasagot yun? Advance, may prejudice na. Tsaka nakita niyo kung yung foolishness na, di ba? Ba't kaya sagot na? So, lagi mong tandaan yun, kahit ano pa yung may ini, hindi, ito, may sinabi sa akin, itong tao to, ganito eh. Kahit ano pa yun, di mo sigurado yun eh. Kaya, hayaan mo manggaling sa bibig niya. Ganon, kaysa manghusga ka, tapos, eh, wala ka daw alam. Niloko-loko mo, yung pala yung magaling, oh. Niloko ko pala, no. Nagsabi sa'yo na, wala, hindi marunong yun. Nangyayari yun. So, naipapansin ko nga sa iba yun. Parang, paggalit ka dun sa isa, gusto mong kagalitan siya ng isa, pero ayaw mong ikaw yung kagalitan. So, gagawin mo, dito may kukwento. Pag naano dun, parang mong trinap. No? Kaya, ingat kayo dun. Kaya ngayon, huwag kang sasagot agad-agad. So, napakaraming application nito. Okay? Yan, katulad nga sa Repentance of Sin. So, hindi mo pala naintindihan eh. Eh kasi malabo ko eh. Ba't ako malabo? Pinaking... paano magiging malabo? Nakasulat na. Ayaw ko. Okay. Kaya yung sabi dyan, ano mangyari sa'yo? Ano yung folly? Kalokohan? Ano yung shame? Kahihiyan? Huwag na huwag mong gagawin yun. Kaya nga dito pinag-aaralan natin. Again, doon na tayo pumunta. Bakit kaya may gumagawa nun? Okay.
Sumasagot, di pa narinig. Ano ang, ito po yan. Minsan may kinukompleto niyo yung sinasabi ko, okay lang yun, kasi nga alam niyo naman ako, medyo slow to speak eh, slow to speech. Kung alam niyo talaga, okay lang yun. Pero ito yung mga sinasabi itong delikado, yung mga pagdating bagay na hindi mo dapat assumein, ina-assume mo. Okay? Ayun yung maging loko-loko, ayun yung mapahiya. So, para hindi mangyari yun, huwag kang sagot-sagot agad. Okay, pakinggan mo muna, ano ba to? Sabat ka lang sa inyo, ano sa atin, sabat ka lang sabat eh. Alam mo, pinag-uusapan, man. Uy, may marka to, so nag-ano sa akin to. Sige, ready, go. The spirit of a man will sustain this infirmity, but a wounded spirit who can bear. Ganda, diba? So, ano ngayon yung spirit dito? Nga. So, naaral lang natin yung iba, may soul tayo, may spirit. So, ito kaya yung spirit na sinasabi natin doon sa, ano, Trinity? Yung tao? Hindi, very good, di ba? So, ito yung spirit dito, yung parang ito yung hinaano ng mga iba tao. Uy, maganda spirit mo ngayon. Ibig sabihin, masigla ka. Okay, ito yun. Yung pinaka parang ano mo, either masigla ka, masaya ka, or basta yung di, ano, parang overall, ano mo, kalagayan ng kaluluwa mo or na spirito mo. Yan kasi yung mga term eh. Okay? Kaya spirit of ama, anong sabihin to? Masaya siya. Will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Okay? But yung ibang tao, pagkasama mo siya, parang hirap mong dalin. Okay? Yung term natin, ang hirap mong dalin kasi wounded eh. Puro whining, alam niyo whining, sabihin, puro reklamo. Ikaw kanina wala kang problema, sinamahan mo siya, ngayon ang dami mo ng problema. So dahil matutok ka rin na hindi mo kailangan ano yun, pero yan, minsan kaibigan mo eh, so, isa walang mahinga, hindi yan doon ka, di ba? Kasi sabi lang dito na, kaya iba naman magaling, iba papatawanin, iba ganun. So nakakatulong din yun, huwag mo lang... Siya yung pagtawanan mo. Ibig sabihin, patawanan mo, bigyan mo ng mga positive, ano? Kunwari, ano ba? Kunwari, mga malungkot na, ano? Kunwari, natapakan yung paa mo. Ano ba? Natapakan bago sa paa. Lang maisip, eh. Mga patawanan mo na lang, iba, ganun. So, yun yung sabihin, ano? Ibig sabihin, pag masaya ka, medyo kahit may kahinaan ka, kakayanin mo yan. Kaya huwag nyo rin maging dahilan kayo ng wounded yung iba. Ngayon, pag talagang faithful is the wound of a friend, yun ang sabi ng Bible. So, minsan kailangan mong gawin yun. Kaya preacher, minsan hard. So, again, ano yan? Parang balance yan. So, kung masagwatan ka ngayon, matuto ka naman, hindi okay din. Okay? Ezekiel, talagang laging tulog eh. Consistent eh. Ano to? Okay. Sige pa. May patayin pa tayo. Ready, go. The heart of the prudent seeketh knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. Okay, so obviously, para yung positive, di ba? Pero sabi dito, the heart. Bakit yung heart? Okay, tandaan nyo yung heart na yan. Hindi yung physical organ, obviously. So, ano ngayon sa chart natin? Ano yan? Ano yung heart? Ha? The soul, di ba? So, parang again, ang pinaka-basic na ng heart ay yung nasa sentro mo. Ibig sabihin, ikaw yung, ikaw yan. Okay? So, pag ikaw daw ay prudent, kasi matalino ka, anong gusto mong gawin? Kuha ka pa ng kuha ng knowledge. Kasi matalino ko eh, ganun ang gawin. And the ear of the wise, seeketh knowledge. So, hindi lang yung puso mo, pati yung... again, parang personification, di ba? So, ibig sabihin, gusto mo lagi makinig, di ba? Ano kaya ang panood sa YouTube? Panoorin ko nga yung trending ngayon. Ubus yung oras mo, medyo natawa ka, pero actually, ubus lang oras mo, tsaka data mo. Walang mangyari sa buhay mo kasi puro kalokohan yun. Ang minsan mahirap yung yan, mag-iisip ka, minsan mag-provoke mo yung ibang tao para pag may mali talaga. Minsan kailangan, okay. Kaya ano mo sila? Okay, so ganito. Sa church, lagi na lang. Matang sakit sa ulo pag nasa church. Aral na naman, nahuli na ako. Naantok na nga ako eh. Subukan mo pa rin. Puno mo na akong bitawan, okay?
nakatingin ka sa akin, hindi ka man nakikinig. Ganun. So yung tenga mo dapat ganun. Ano sinabi na sinabi? Hindi, sumisigaw na dito, tapos... Ano lalabahin ko mamaya, di ba? Wala kang knowledge, okay? Huwag ganun. Hindi ka wise. Okay? Hindi yan? Hindi mo kayo lagi nasa church, di ba? Ano mo lagi? Hindi, mag-aaral din kami, di okay din yun. Pero dito lalo, mas matataas na katotohanan to. Dito basta-basta, okay? So yun lang yun. Anong gusto nyo? Anong inaanap nyo, mga kabataan? Dapat knowledge lagi. So again, ito naman, kakontest ko naman. May mga mali din naman. Iba naman. sorry, dito pa lang tayo. Iba naman, para malabanan to, kasi alam na natin yung mga tao, kahit munting talino lang, alam niya, kailangan knowledge. So ang ginagawa naman ng iba, i-feed ka naman ng knowledge na wala namang kwenta-kwenta. Alam mo ba na yung mga trivia, alam mo ba na sa sun, ganitong temperature dyan. Okay lang din yung minsan-minsan, may kinalaman, di ba? Alam mo ba na ito yung percentage na may alien sa ganyang... Okay, tapos yung iba naman, ano ba? Alam mo ba nung 10 years from now, ganitong date, ganito ang nangyari? May madadagdag mo sa buhay ko yun. Kung meron, okay, welcome yan. Pero kung walang, sobrang wala, ganun yung iba. Yun naman tayo dinoneutralize ng sanlibutan din, ng kalaban. Gusto mo knowledge ito, knowledge. Kasi pag knowledge kasi, basic lang naman. Sabihin, may madagdag ka sa utak mo. Gusto mo, nagbabasa ako ngayon. Alam mo, nagbabasa ako araw-araw. Ay, ganda naman yun. Yung pala, magazine binabasa mo. Kaya newsfeed. Okay, walang kwenta, no? Handahan niya, ha? Yan yung pang ano dun. Ah, sige, next na. Ready, go. Manas keep, make it room for him, and limit it improperly, amen. Anong sabihin yan? Ang kanyang regalo ay nagbibigay ng kwarto. Anong sabihin na? Ha? Parang bribe, di ba? Pero actually, mayroong positive na ganyan eh. Okay? So ako, inaano ko kay, kasi nakita ko nga itong sa nakausap ko. Nakakontakin ko yun eh, mga scientists. Ang una kong tatanong sa kanila, hindi kung ano makukuha ko. Paano ako makakatulong? Kasi ang ganda nung ginagawa nila, obviously. Kasi hindi sila masyadong ano sa media, hindi sila masyadong maingay. So kung paano ako makakatulong sana, yun ang gusto kong gawin. Hindi pa ako nakakabuelo eh. So dapat ganun tayo, hindi yung ano yung makukuha mo sa ibang tao. So, hayaan mo minsan ikaw yung magbigay ng pabor sa ibang tao. At sabi doon, pag ikaw yung nagbibigay ng regalo, di man yung regalong-regalo, time or tinutulungan mo sila, sabi doon, make room for yun, magkakaroon ka ng lugar. Alam niyo ba yun? Principle ng business yan yun eh. Ano yung pinakamatinding business ngayon, alam niyo? Profitable business. Tungkol sa telco, totoo yan. Pero... totoo yan. Pero lalo sa IT, di ba? Anong style ngayon ng mga programmer? Yeah? Papagamit sa'yo ng libre. Libre lang yan. Libre lang yan. Pag napatunayan na gusto pala ng tao to, saka sila maniningil. Kasi pag nakita nilang good, ano Facebook? Di ba? Naningil ba sila sa atin? Karamihan yan. Libre, libre. Kasi alam na nila. Pag kinailangan sila ng tao, ang tao, andun na sa platform nila, pwede nilang bentahan dun. Dati hindi nila ginawa yun, pero ngayon, benta, ganun din yung dati Google, di ba? So, hindi masama yun. Ikaw tumulong, later, ikaw yung makikinabang dyan. Ganun din yung sabi, bring it him before great man. Ano yung sabihin nun? Dadaling ka nun. Alam mo ba itong tao itong matulungin to? Hindi ko naman sinabing tulungan niya ako, bigyan niya ako, binigyan niya ako, tinulungan niya ako. Ay, gusto ko yung tao yan, pakilala mo nga sa akin. Di ba? Ano yung totoo? Kaya, huwag kayong laging, ano, makasarili. Sige, next. Ready, go. He that is first in his own cause, he made it just, but his neighbor loved it and searched it. Ayun, sabihin nun. Ano yung cause?
Ano yung first dyan? Dalawa kasi, naalala nyo yung... Napis ko ba dito yung kasi naalala ko, finish ko yung kinamastobay. Tsaka doon din sa ano, tama, doon una ko yung sa basbate, tapos ni-recycle ko. Parang dito ko ata, hindi, hindi, ano ko rin dito yun. December ata yun, or ano, January, soul winning yun, di ba? Pag sinabing first, pwedeng nauna, or pwede rin pinaka-importante. Okay? So, kaya yung first works is soul winning, nauna yung ginawa ni Jesus, yun din ang pinaka-importante. Yung sabi dito, he that is first in his own cause, sim, ano yung simet? Alam niyo yung simet, di ba? Sim. Ano yung sim? Parang, di ba? Parang ah. Kaya sabi dito sa second part, sabi dyan, but his neighbor cometh and searcheth him. So, yung sabi nito, pag nauna ka sa, tsaka, or pag sinabing first in own cause, nakikita ko dito, ko yung pinakamagaling. Ay, kunwari, ako yung philanthropist. Yung galing nito. Tapos siya yung una nakaisip na ano, magbigay ng tubig sa lahat ng ano, na ano man yan. So ngayon, yung mga kawit-bahay mo, hindi agad maniniwala yung sinasabi dito. Kasi nga, parang ganun, pero uusisahin ka ng mga tao. So sinasabi, anong lesson ngayon dito? Ganda ng Bible eh, no? Lalim. Ano yung sabihin nito? Yung sabihin nito, una, hindi ka maniwala agad-agad. Kuna, itong mga 80s. Kuna, yung mga sila yung 80s, sila yung philanthropist. Maniniwala ka ba doon? Mabubuti sila? Hindi. Kaya ngayon, alam na natin yung mga ginagawa ng mga fundraising na yan. Ano? Talaga bang mabuti lang sila? Hindi. Una, sila yung nakikinabang din dyan. Pag may nag-donate na dyan, minsan bumabaha yan. Hindi sila na... Pangalawa, pag fundraising yan, kuna, yung mga GMA Kapuso fan, yung mga ganun. Na, sumisikat din sila. Pag sumikat sila, ay magtitiwala ang tao sa kanila. Therefore, lagi akong makikinig sa GMA kasi sila yung mabuting tao. Diba? Kasi sabi dito, dapat tingnan natin kung mabuting tao ba talaga itong mga to. Ganun. At ikaw din naman, pag nag-iisip ka lang ngayon ng business, kung ano ba yan, church, pastor ka, diba? Alamin mo na uusisayan ka ng tao, huwag kang magalit. Normal lang yun. Normal yun. Okay? Ihanda mo yung sarili mo. Okay, ganun yun. So, actually, pag ikaw yun na agad, pag inuusisa ka, baka may tinatago ka talaga. Ganun yun. Kaya, ang galing ng Bible, kahit anong direction, meron siyang, ano eh, ibig sabihin eh. So, yun yun. Next. Ganda, di ba? Next, ready, go. The Lord causeth contention to cease and parted between the mighty. Ano yung Lord? Yan, lahat yun. Sa kanila, di ba? Kasla. So, ganito daw yan. For example, kami. Madalas, ganun natin. Nag-kaslas na ba tayo dito? Minsan, di ba? Nag-raffle tayo. Ano, wala pa pata dito, no? Pero sa ibang place, ganun natin. Yun nga, ito, mayroon kaming raffle nung ano eh, sa Baguio eh. Kasi may mga Amerikano, mayroon sila mga extra surplus na libro, Bible, mga Nike, mga sapatos. Pinaparaffle. Ba't pinaparaffle? Kaya sabihin mo, ako, sa akin dapat yan. Pastor ako eh, ako din eh. Ganun. So, parang hindi mo kayo mag-away-away, hindi naman pwedeng lahat kayo bigyan. Ito lang yung budget, okay, raffle natin. So, ganun yun, marami yan sa amin. Minsan, trabaho, o, sino to? O, kaslads. Ano pa? So, may mga time na ganun. Again, dito loto ha. Kasi loto, binabayaran mo para ikaw ay mabunot. Sa atin okay yung raffle. Kunwari, talagang may nag-donate. Di ba? Minsan sa atin. May nag-donate, hindi naman nabibigyan lahat. Oh. Ito raffle. So, yung mga taong nasa katinuan, sabi mo, hindi mo, uy, unfair siya, nabigyan. Ako, hindi. Eh, lot nga yun eh. Tosco yun yun. Ito din ba yun? Okay. So, hindi yun na masama. Okay. Kaya sinasabi dito, dahil sinasabi sa atin ng Bible, ganun, pag may pag-aaway, parang wala yung away, gawin natin yung pag- applicable. Okay, pag applicable, mag-draw lots na lang tayo. Okay, sabi diyan, parted between the mighty. Ibig sabihin nito, ba't kayo magpapalakasan? Eh, diba? Pare-pareho naman tayo. Kunwari, anak, kanina mapupunta to. Okay? So, yan. Da, sige, dito tayo magtatapos. Ready, go. A brother of envy is harder to be won than a strong city,
and their contentions are like the bars of a castle. So, magkano kahirap na ano yung one the strong city? Obviously, itong context nila, lagi itong gera, di ba? So, may mga city na mahina kasi mahina yung tao, mahina yung fortification. So, paano mo magagapi yung city? Mahirap. Siyempre, marami kayong papovide. Tao, weapons, okay? So, especially sila, yung mga time ng puro gera, alam nilang mahirap minsan makakomplish yan. Pero sinasabi ngayon dito, mas mahirap pa daw ma-win yung kapatid na na-offend. Kasi mga tao ngayon, madaling ma-offend. Okay? So, anong lesson dun? And contentions are like the bars of a castle. Ano yung sabihin nun? Ano yung bars of a castle? Ano yung castle? Tirahan ng ari, gano'n yung mga bata. Hindi. Sinabi ko, castle, parang ano din yun, parang fortified city. Okay, tirahan nga ng ari, pero kaya castle kasi may walls, okay? So, yung sabihin lang nun. Ano message? Huwag mong offend yung kapatid mo. Yun lang yun. Okay, huwag kang ano. Obviously, mga bata kasi. Isip bata naman yan. Tsaka madali din maiwin yung mga... Pero pag medyo ano kayo, hanggat maaari, huwag kang mga away, mga asar nang di naman kailangan. Kasi pag nangyari talaga at na-offend sa'yo yan. Sabi dito, ang hirap niyan. Okay? Again, dito to ano ha, para i... Lalo dito, i-tolerate yung mga... Ano sa agad ito? Snowflakes. Yung madaling, hindi yun. Ibig sabihin lang dito, yung iba talagang madaling ma-offend, bayaan mo yun, wala eh. Pero ito talaga may mga katulungan, kapatid mo. Huwag mong i-offend. Kung sobrang madali siyang ma-offend, wala kang magagawa. Tulungan mo siya, pero hanggat maaari, huwag mo siyang i-offend. Pero kung kailangan i-offend, at talagang yung, ano niya, yung dahilan, yung profit natin, katulad din sa heart preaching, na-offend ka ngayon, alis sa tuto ka, diba? Nagawa mo sa damit mo. Dala kayo ng jacket, ako, nainitan. Okay, doon naman na tayo. Sige. May ginawan na kayo eh. Kata tayo ng isa. Ay, pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa yung mga salita, Panginoon. Napaganda, Panginoon. Especially sa mga kabataan, Panginoon. Malaman nila yung mga terms. And then, align na nila yung kanilang buhay dito sa inyong salita, Panginoon. We pray na mga practical lessons and the Proverbs na ano, na ipapatuloy kami dito na matuto. Magdin mga bits of chunks of ideas and wisdom, Panginoon. Ipong malalati, Panginoon, sa aming pag-iwiwalay din, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen.